everybody. Ito po ay ang The Comfort Room. Yes, kami po ang Kim J. Ako Kim Molina. Gerald Napoles. Yep. Topic natin ngayon is yung mga mukhang tangang rules. Relationship rules na, yes, mukhang tanga. Ito, yes. Sabi mo din usually mas bata yung ganito. Ako, hindi ko lang maintindihan kung bakit may weak sari. Oo nga. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ng weak sari. Oo, ang galing mo. Actually, mas marami kang mabibigay na example dito sa kesa sa akin. Oo, kasi kami yung parang ano eh. Kayo yung chummy-chummy. Oo, hindi. Kasi yung batch ko kasi tama yung... Tama ba yung term ko? Chummy-chummy. Hindi. Parang medyo. Parang batch ko kasi yung ganun eh. Yung magta-transition to Gen Z. Kami yung mga batang millennial. Weak sari. Pero hindi kami Gen Z. Kami naman yung mga ate ng Gen Z. Kayo kasi yung millennials eh. Kayo kami, yung panganay ng millennials. So, kami yung naka... Yung millennials kasi yung nakaabot sa cassette tape. Kami yun. Pero kami din, naabutan namin. Pero mas naabutan ko siya nung ang cassette tape nung medyo baby pa ako. Medyo CD player na ako. O, di bata ka. Ikaw na. Inamo ka. Minura. Ayun ga, yung hindi ko maintindihan yung week sari. Tapos, ako rin. Bakit may week sari? May day sari ba? Hour sari? Minute sari? Grabe yung week sari. Uy, B! Happy 8 years and kinemrit emrit second sari. Grabe yung week sari daw. Bakit may week sari? Bakit? Alam mo, pag may week sari, iniisip ko, panindigan nyo yan. Panindigan nyo yan. Bilangin nyo yan. Bilangin nyo yan. Kasi di ba kung iniisip mo ng mga kasama mo na matagal tong taong to, talaga ba every week meron kang pabulaklak? Meron ang ganda ng sinabi mo, may connotation siya na pag nagsiselebrate kayo ng week sari, hindi mo iisiping tatagal pa kayo. Exactly. You have to celebrate each moment. Yes. Kasi pwedeng ganun. I'm not saying na yun na yung ibig sabihin na. May point, di ba? Kasi mean, usually bata yung gumagawa. Kaya may mo yung week sari. I think yung pinakadahilan doon eh. Kasi bata kayo, of course, high school, mayroon talaga kayong idea na although you want it to last forever, but you're gonna grow old, you're gonna go to college, and then you're gonna have your own job, di ba? Alam kung kayo talaga forever. Ako maintindihan ko monthsary. Kunwari pag high school. Ako hindi ko naintindihan yun eh, monthsary. yun yung sagad for me. Pero sinelebrate ko yun. Oo! Sinelebrate ko yun. Nag-celebrate ka monthsary? Oo, wala ako naman hindi, choice. Actually, ako hindi. Yung ex ko yung mas ma-monthsary-monthsary. Pero ako, I look forward to the anniversary. Okay, kaya ako sinelebrate yung monthsary dati. Kasi nga, yun nga, ulitin ko. Ako personally, I have an idea of... It's not gonna last. Oo, parang... I haven't seen, especially when I was younger, high school, yes. Okay, to be exact. I haven't seen any couple that lasted more than 1 year to 2 years during that time. Talaga? I mean, I don't know if you can celebrate anniversary often. Right. Gaano kadalas kayo magse-celebrate bilang couple? So dahil gusto nating mag-celebrate tayo bilang couple ng madalas, lagyan natin ng monthsary. Right, my point. Ako mas ano kasi ako eh, I look forward to the anniversary kasi lumaki ako na it's something. Like, you know, for my parents. Kasi laging yung daddy ko, may surprise sa mommy ko. Every year yon. And I look forward to it also because kung magbibigay ang tatay ko ng bouquet, may mini bouquet lagi for me. Ever since bata ako. So, pinangarap ko na, ay gusto ko din meron akong monthsary na makakanap ako ng magbibigay sa akin ng totoong, yung malaking bouquet. Kasi akin maliit lang. Kasi baby. Hindi. Actually, ngayon malaki na yung bouquet mo. Actually. So, yun yung parang I look forward to the anniversary all the time. Okay, isa lang naman kasi yung naging ex ko. Kawawa naman. Binanggit mo na sa ikabilang podcast yan, kalatunit. Hindi ko nababanggitin yung isa kong ex, si Alexis Garon. Pinangalanan pa. Tama na. Ito naman, nakakaawa naman si Alexis. Pero friends kami ni Alexis sa taga Batangas, Banaba West. So I look forward to that all the time. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit yung iba puro weak sari. Kailangan ng ganyan. So I think tama din yung sinasabi mo na they don't see the relationship lasting that long. Maybe. Hindi natin alam. Or baka gusto lang nilang may celebration, they want to feel special. We don't know also. Yeah, I think that's also point. But then again, ako at ito hindi naman sa pagyayabang, ano. Minsan kasi yung ibang mga lalaki, to shout out lang dun sa ibang mga jowa-jowa. If you want to make your jowa feel good, wag mo nang hintayin yung anniversary or kung anong celebration. Mm-hmm. Every day, para
alam nyo yun. Tama. Parang si Gerald. Oh, my days are rich. My days are rich. Every day, eh. Dairy. Dairy. Pinaikli. Sa tingin mo, pag mga 15 years na kayo, nasusurprise ka pa ba? Pag may pa-surprise. Na, siyempre, kada anniversary. So, expect... Kahit 6 months before the anniversary, expected mo na may pa-surprise. Pero depende ah. So, in a hot thing na lang yun, no? Hindi. Ako, ma-ano ko yan. Maliba kasi, na lang kung sasampaling ka sa anniversary nyo. Yung talaga may surprise! Tak! So, diba? Surprise siya. Pag tayong dalawa na lang, hindi na lang ako lalayo. Lagi pa rin ako nung sa-surprise. Talaga? Parang yung last na-arte mo lang. Hindi. Hindi ko na inaari kasi yung last anniversary natin, wala kang gift. So, na-surprise ka. Ako. Surprise! Oh, alam mo hindi, na pero yun. Depende naman din kasi yun. Depende yun sa inyo at saka kung paano. It's the little things that count. Pag magre-regalo ako pag anniversary sa'yo, nandun ako sa kailangan maalala mo. Oo, it's not just surprise or en grande or malaking bulaklak. Hindi, tsaka it doesn't matter if it's ano kung material thing ba yan. Hindi eh. Hmm. Parang nandun na kasi tayo sa level na kahit hindi siya bagay, kahit hindi cellphone na bigay mo sa akin pero sana bigyan mo ako ng cellphone sa July 22. Hindi kita mabibigyan ng cellphone. Huwag kang mag-alala. Hindi ka masusurprise. Yun yung surprise ko. Hmm. Pero I mean, diba, gets mo? Pag tumatanda na siguro yung relasyon nyo, kung ano yung kailangan, kung ano yung comfort actually, na kailangan. Nung part mo, yun na yung nabibigay mo. Kasi ako naman, hindi ko naman siya ma-judge yung mga bagong relasyon. Na syempre, papa-under ka. Parang, ano kaya bibigay sa akin ng jowa? Oh my God, bagong brief, ganyan. Nalala ko yung kaibigan ko na director sa teatro. Name drop. Wag na. Kasi yung kwento ko, sabi wala daw siyang regalo sa asawa niya, anniversary nila. Asawa na to. Syempre, anniversary. Gabi na. Pasok daw siya. Naka-bathrobe din. Sabi niya, honey, happy anniversary. Pasensya na. Ito lang kaya kong bigay sa'yo. Regalo ko sa'yo. Sabi niya ko sa'yo yung bathrobe niya. Yung pututo niya naka-ribbon. Sabi niya, surprise. Happy anniversary. Ano sabi ng asawa niya? Tawa na lang daw ng tawa. Oo, kailangan daw humupa muna ng tawa bago pa sila maglabing-labing. Uy, pero ang cute nun. See, cute talaga. Yung... Pag nakita ng ganun naka-ribbon, cute talaga yun. Ay, ang cute. Gaganon ka talaga. Surprise. Pero diba, yun yung sinasabi ko. Hindi naman kailangan ng ano eh, ng anything na magarbo. Ewan ko, for karamihan ng babae na kakilala ko, ganon. Ako, hindi naman kailangan ng magarbo. Kunwari, kahit pumunta lang kung saan, na naalala niyang, alam mo yun, yung mga malilit na kwentuhan. Oo, oh, it's the thought that counts nga eh. Paulit-ulit ako. And then after that, it's the counts that's thought. Yes! Yes. Hoy! Nabitin ka, no? Nabitin kayo eh! Akala nyo buong episode dito. Hindi, kung gusto nyo mapakinggan ang buong episode ng podcast na ito, isearch nyo lang po ang The Comfort Room sa Spotify at Apple Podcast at marami pang streaming platform for podcast. Diyan po mapapakinggan nyo ang mahabang episode ng The Comfort Room. Just click the link below.